lang ba? Hindi mo na akong lohen. Kilala na kita. Si Debbie. Ah! Lasing! Nalasing ka! Ah! Ano ba? Lasing na lasing ka, hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo! Gusto mong maniwala talaga ako na magpinsan tayo? Hindi mo na akong maluloko. Bakit ba hindi mo matanggap na magpinsan tayo? Ha? Bakit ba hindi mo matanggap na hati na yung atensyon ng mama mo at saka ni Papa? Kung inakakaalam mo, ha? Mapapaikot mo ako, nagkakamali ka. Pinayaran kita sa isang trabahong hindi mo tinapos. Sisingilin na kita, my lovely she-devil. Tumingin ka sa akin. Sinabi na tumingin ka sa akin eh. Ma'am Shane, may kailangan pa po ba kayo? But with this feeling, it's like teenage just begun. Wala na. Matulog ka na. Sige po, salamat po, ma'am. So I should be able to control what's going on. But no. This was not my intention. Oh no. It's just erase this connection. Just might fall for me too. Grabe ka, Sander. Tinakot mo ko doon. Buti na lang, kinaya ka ng powers ko. Manang, bakit po? Ang problema? Si Sir Sander po, may hangover na naman. Sobrang kalasingan kagabi, hindi na nakauwi ng kondo niya. Andiyan si Kuya Sander? Opo, ma'am. Ito nga po, tinimplahan ko ng kape dahil nga sa hangover niya. Eh, kaso sobrang sungit niyan, ting umaga. Sobrang kainom ko. Oh, ay, sige, teka lang. Akala ko ba kay Sandoy, bakit may iniinom? Ma'am, ako na lang po iinom. Tatakot ako kay Sir, sobrang sungit niyan eh. Titimpla ko na lang po siya ulit. Adik. Iinom-inom ka, hindi mo kaya. Kuya! Breakfast! Thank you.
napakakawawa mo naman. Ang sakit ng ulo mo. Medyo mabigat ang katawan mo. Iya, kawawa naman ka. Gumising ka kaya. Kanina ba tawag na tawag sa'yo si Amor? Ay, hi! Kinakausap kita! Gising! Ay! Hoy! Ikaw ba? Ara! Aray! Hindi pa tayo tapos, ha? Bakit ba kasi? Bakit ba pinipilit na ako yung Devil and hindi niya ako si Devil? Mas kaya tutulog yung tao, eh. Pumasok na naman ako dito para sabihin sa'yo na mag-breakfast na tayo, kuya! Oh, ano to? Surrender po. Ay, hindi na, hindi na. Ano na lang to? Lola. Ay? Ay! Si Apo talaga, oo. Ang galing mo talagang nurse. Bilib talaga ako. Ang husay mong mag-isip. Weh! Sa totoo lang, eh, medyo bihira ka na nga bibigyan ng rest day dyan sa employer mo. Pagkatapos, ginugugol mo pa ang pag-alaga sa akin. Ako. Eh, siyempre naman, Lola, ito na nga lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo, diba? Naku, iha. Anong makabawi? Diyos ko. Lahat na nga gastusin dito sa bahay, ikaw na nga ang nag-aalaga eh. Pagkatapos, babawi ka pa. Ang bihira ka. Keep your cool. Ikaw na. Nandiyan na lahat ang dokumento ni Sherina at Jay Samonte. Wala ka ba na ungkat na criminal record o kahit anong kakaibang bagay na nasakutan niya? Ang nabanggit lang sa akin ang pagtatrabaho niya sa Eve's Apple. Pero bilang bartender lang. Hindi ko kilala yung pangalan ng lalaking dito sa birth certificate niya. Dati raw nagtatrabaho sa pamilya niya. Eh, siguro yung sinasabi nilang sumalo sa pagbubuntis ng dating nobya ng uncle mo. Sigurado ka ba dyan? Sigurado po. Ibale, Lola, palang araw, magbubunga rin lahat ng mga pagod ko. Pangako, bukas, luluhod rin ang mga tala. Puwe! Ayan na po. Inom na po, Lola. Patingin nga. Okay, very good, Lola! Kamusta naman yung babaeng pinapahanap pa? Bilib na ako. Ano to? Police blotter. May nagreklamong lalaki sa presinto ko gabi. Sabi niya, punta raw sila ng babae sa hotel. Pag nagising siya ng umaga, wala na yung relo niya, wala na yung pera niya. At yung babae daw, nagngangalang Debbie. Paano naman ako makakasiguro dito? Kung ayaw maniwala sa akin, sir, pumunta tayo sa presinto. Ikaw mismo mag-verify. Sasamahan kita. Kilala ko ang anak ko. Hindi yung titigil sa pagdududa sa'yo hanggat hindi nakakahanap ng ebidensya na nagpapatunay na nagsasabi ka ng totoo. Pero ngayon, wala ka nang aalalahanin. Mr. Orosa? Yes, ma'am? Good job. Kung may kailangan pa po kayo, tawagan niyo lang ako. Ano yan, Brad? Mukhang naubusan ka na ng mga diskarte para mahalap yung Debbie na yun, eh. Alam mo ako sa'yo, kalimutan mo na yung 50,000 dahil mukhang hindi na natin makikita ulit yun, eh. Di mo na ako nagkakaganito dahil sa pera. Ha? Ano sinasabi mo nagkakaganyan ka dahil kay Debbie? Hindi ko alam. Ewan ko, hindi siya mawala sa isip ko, eh. Hindi yata ako matatahimik hanggang hindi kami nakikita ulit. Alam mo, ang battery pa dito. Kailangan kong bumawi sa pinsan ko. Kumbinsido na ako na siya si Debbie. Ha? Kaya lang kagabi may ebidensya, eh. Nabibiktima na naman si Debbie habang kasama ko si Shay. Alam mo, Brad, masyado ka kasing padalos-dalos, eh. Anong gagawin natin ngayon? Ewan, hindi ko alam. Sorry na. Bakit pag nagsasorry ka, parang galit? Alam mo,
Bihira ako mag-sorry. Alam mo, sana hindi mo sa akin pinamumuka na utang na loob ko na nagsasorry ka. Ano ba? Pinapatawad mo na ba ako? Bakit kita papatawarin? Naniniwala ka na ba na hindi talaga ako nagpapanggap na anak ni Papa? Oo. Oh. Naniniwala ka na rin ba na hindi ako yung Debbie na hinahanap mo na yan? Alam mo, magaling talaga yung babaeng yan eh. Sigurado ako, professional yun. Kaya pag nakita ko yan, babawi ako. Magbabayad siya. Saka gustuhan ko na makita ulit yung babaeng yun. Kinumbinsin ko yung sarili ko na marami kayong pagkakapareho. Kahit wala naman talaga. Ano? Paano ko ba ipapakita sa'yo na sincere ako? Gusto ko talaga mag-sorry. Alam ko na. Ba't di tayo mag-date? Alamas tayo. Manood tayo sine. Paano ang date? Pinsan date. Oh. Call? Bakit ba kayong mga babae ang hilig-hilig niyo sa mga romance? Eh, pare-pareho naman yung tinatakbo ng storya. Isa lang yung ibig sabihin. Bakit hindi ka pa nag-enjoy dun sa pinanood natin ng movie? Hindi ko alam kung bakit nagpapaloko kayo sa mga ganyang pelikula. Pinapaniwala kayo sa isang bagay na hindi naman totoo. Yung true love? Oh. Love is only in the movies. Wala naman talagang ganun eh. Ang meron lang, attraction. Sexual passion. Yun lang. At kapag nawala na yun, tapos na yung relasyon. Kaya pala hindi ako nanonood ng mga pelikula mo. Ano sabi mo? Alam mo, dapat ikaw. Hindi ka dapat nagsasalita ng patapos. Kasi paano kung makilala mo yung katapat mo, kakainin mo lahat ng sinasabi mo? Psst. Kung magsalita ka naman, bakit? Na-inlove ka na ba? Oo. Ano nangyari? Nasaktan ako. Tamo na? Oh, pero hindi nun ibig sabihin na hindi na ako magmamahal ulit. Hoy! Hmm. Parang malalim na yung iniisip mo dyan. Ah, hindi. Nakatulog ako. Wow, ang boring ko naman kausap. Inantok ka. I'm so sorry. Pagisingin mo. Sayo ka, sayo ka. Ayoko nga. Hindi na. Ako sumasayo. Welcome to my set. Wow! Ang ganda pala dito. Ganito pala sa isang shooting. First time ko sa ganito. Hi! Ay, ang saya. Pero, bakit ang init-init naman dito? Bakit mo ba kasi ako sinama dito, kuya? Ikaw, tigilan mo lang yung kakatawag sa akin ng kuya. Naaasiwa ako eh. Sige, kung gusto mo, basahin mo muna to para maintindihan mo yung nangyayari dito. Ito yung script nyo. Ay! Tama, si Raya Ramirez, siya ang artista mo! Idol ko ito, ba't hindi mo sinabi? Pumunta ba siya dito mamaya? Makikita ko ba siya? Mapapapapicture ako pa yun, di ba? Maya-maya lang, nandito na yun. Kung gusto mo, magpa-autograph ka, magpa-picture ka, yakapin mo, halikan mo, lahat. Oo! Oh. Naku, makakaya, promise! Ay, anong story ba yung ginagawa niyo? Ano ba to? May love story ba dito? May sino ka love team niya dito? Ano ka ba? Hindi yan katulad ng mga romantic movies na paborito mo. Yung ginagawa ko dito, realistic. Mas totoo. Alam mo, maniwala ka sa akin para talagang mahalin ng tao, para patok sa trakilya, kailangan
May puso, kuya. Ano ka ba naman? Alam ko yan. Ang tagal-tagal ko. Bata pa lang ako, nanonood na ako ng mga pelikula. Kailangan nakaka-relate ang mga tao. Kailangan galing sa puso. Sige. Oh my God. Ano? Gusto mo? Pumunta ka doon. Ikaw na mag-direct. Tapos manonood na lang ako. I'm so excited! Hi, Direk. Good morning. Mukhang magandang umaga natin, ha? At nagdala ka pa ng girlfriend. Sana sinabi mo sa akin para nakapaghagilap ako ng kasama ko. Dom, ba't di mo muna tanongin kung sino yung kasama ko bago umiral yung pagiging malisyoso mo? Si Shay, anak ni Uncle Manuel. Pinsan mo. Magpinsan kayo. Hi, Shay. Hello. I'm Dom. Are you single? Do you have a boyfriend? Stoy. Subukan mo lang dumikit dito. Ako makakalaban mo. I'm just being friendly. Hindi pwede. Di ba ikaw ang executive producer dito? Magtrabaho ka na. Sige na, magtrabaho ka na. Oo nga, magtrabaho ka na. Okay, see you, Shay. I'll see you later, okay? Have a seat. Sige na. See you. Amor! Ano si Amor? Amor! Ito na. Sabi, nakikipag-chikahan ka pa? Nakapolo ka pa? May pinilag ba? Halika na. Mag-center na tayo. Dahil mo sinabi, ha? Alam mo, parang cute yung friend mo na yun. Nakakatuwa siya. Baby yun, huwag kang didikit dun, ha? Papa, pasahin ka lang nun. Lolokohin ka, tapos iiwan ka. Bakit? Di ba ikaw na rin ang nagsabi na sexual passion lang ang nagbubukod sa mga babae at sa lalaki? Di ba? O, siguro dapat i-try ko yun dun sa friend mo para malaman ko. Hindi pwede, hindi pwede. Huwag kang didikit dun. Oo, sinabi ko yun, pero hindi mo pwedeng gawin yun. Ayoko masira ka. Huwag ka nalapit kay Dom, ha? Protective ka lang ba talaga? Tell me, Direk Xander, hindi ka nga ba marunong ma-inlove? Oh, basta bugaan nyo lang ng ilaw yan. Kayang-kaya nyo na yan. Siyang bababa yung artista, ha? Gandaan nyo. Kuya! Natapos ko na yung script na pinapabasa mo. Maganda naman siya. May konti lang mga ano, pero maganda siya. Bahala ka sa buhay mo. Kuya, galit ka ba talaga sa akin dahil dun sa kanina? Nagjo-joke lang naman. Sobra naman to. Nagjo-joke lang naman ako. Kung gusto mo magkapatid tayo, tigilan mo yung pagtawag mo sa akin na kuya. Paulit-ulit ka na eh. Eh, yun naman pala yun. Akala ko kung ano yung kinakagalit mo. Eh, paano na yan? Eh, magpinsan talaga tayo. Kuya talaga kita. Kaya dapat masanay ka na na tinatawag kitang kuya. Kuya! 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 Ano kayang papel ang gagampanan ni Raya sa movie project ni Shay? Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya on.